NBI maghihintay ng hanggang 40 araw bago bumalik sa Timor-Leste para kumuha ng update sa pagpapabalik kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. sa bansa. Foreign nationals na nakatakas at biktima sa scam hub sa Bamban, Tarlac, ikinwento kung paano sila ginawang scammer. Sa ating po mga motorista, yun nga po, an assurance na kung ano man po yung adjustments na mangyayari sa domestic pump price po natin, eh, just reflective lang po ng pangyayari sa international oil market na unfortunately po wala tayong control. Malakihang oil price hike nakaamba bukas. Sinseridad ng China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, kwinestyon ng Pilipinas. Prince William at Catherine, Princess of Wales, naantig sa mga suporta sa kanila. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kwinestyon ng Pilipinas ang sinseridad ng China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong insidente sa Ayung Shoal kung saan hinarang ulit ng Chinese Coast Guard at ginamita ng water cannons ang isang supply boat ng Pilipinas na nagresulta sa pagkasugat ng tatlong Pilipinong sundalo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong March 23, 2024. Maghahain din ng katulad na protesta ang Philippine Embassy sa Beijing sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea, gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Tatlong Pilipinong sundalo ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine supply boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Nagbabala naman ang China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng CCG spokesperson na si Gan Yu ang Philippine supply vessel na nagtatangka umanong mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang mga kaalyado ng Pilipinas sa usapin ang agawan nito ng teritoryo sa China. Giit ng Estados Unidos, sinisira ng China ang stability sa rehiyon at malinaw na lumalabag sa international law. Nababahala naman ang New Zealand sa aksyon ng China at nanawagan sa mapayapang pagresolba ng maritime disputes. Ang Philippine Advocacy Group na atin nito Coalition, nais na maglabas ang China ng opisyal na paghingi ng tawad dahil sa paglalagay sa peligro ng buhay ng Filipino frontliners at paglabag sa international law. Kung hindi, dapat na anyang lumaya sa Pilipinas ang Chinese ambassador. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamo ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang China na ilagay ang sovereignty claim nito sa arbitration matapos itong bigyan ng babala ang Pilipinas sa potential consequences sa gitna na maaksyon nito sa South China Sea. Sinabi ni Secretary Teodoro na kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino.
Iginit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nangihimasok sa Philippines' territorial waters. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Bukod sa inaasahang mahabang traffic, dagdag presyo sa produktong petrolyo ang inaasahang sasalubong sa mga motorista ngayong long holiday. Nakatakdang magpatupad ng malakihang dagdag sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene ang mga kumpanya ng langis bukas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa ating po mga motorista, yun nga po, an assurance na kung ano man po yung adjustment na mangyayari sa domestic pump price po natin, just reflective lang po ng pangyayari sa international oil market na unfortunately po wala tayong control. Epekto pa rin ang geopolitical tensions sa nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas, March 26. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, tataas sa 2 peso at 20 centavos ang halaga ng kada litro ng gasolina, 1 peso at 40 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, ang big-time oil price hike ay epekto ng gulo sa ibang mga bansa, particular na sa gitnang silangan at sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nagkaroon po ng mga speculation sa impact ng pag-atake na ginawa ng Ukraine sa tatlong malalaking refineries ng Russia. Tapos isa din pong kadahilanan na related sa geopolitical factors, yung pong pag-escalate ng tension sa Red Sea, di po ba yung ating mga oil vessel dumadaan po sa Red Sea and then nagkakaroon po ng pagkaguluhan ang Houthi, hinaharang po nila, kaya umiikot pa po yung mga vessel na yun. Sa pag-ikot po doon, tumataas po yung freight cost at the same time po yung insurance because of the risk factor. Isa rin sa nakikitang nagtulak ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang pagbaba ng inventaryo ng krudo o raw materials ng Estados Unidos. Dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo, iba-iba ang ginagawang diskarte upang makatipid ni Namang Noel na isang taxi driver at si Herbie na isang rider ng isang motorcycle riding hailing app. Wala naman tayo kami magagawa. Kung anong gagawin? Maghanap na lang kami ng medyo gasolina na mas mura. Doon na lang kami mag-gasolina. Pag ganito, tambay muna pag walang booking. Si Mang Pedro naman, na matagal ng jeepney driver, nagre-reklamo na dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon sa kanya, maliit na ang kanyang naiuuwing kita sa kanyang pamilya. Nung medyo mababa ang krudo, nakakapag-uwi ako ng 1,000 hanggang 1,500. Ngayon, malaki na yung 500 eh. Hindi, laki lang nawawala sa kinikita namin, 1,000 mahigit. Ayon sa DOE, ang kabuang itinaas na ng presyo o net increase ng petroleum products simula Enero hanggang noong nakaraang linggo ay umabot na sa 5 peso at 55 centavos sa gasolina at 3 peso at 70 centavos naman sa diesel. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais umanong bumalik ni dating Commission on Elections spokesperson James Jimenez sa COMELEC. Ito ay mahigit isang taon matapos siyang magretiro dahil sa pagkakadawit sa isyu na hindi natuloy na debate ng mga kandidato sa nakaraang halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Siya ay personal na pumunta dito sa komisyon. Nagdumalaw siya sa mga ibang opisyal ng komisyon at nag-courtesy call din siya sa opisina ng chairman. Personal na nagtungo kamakailan sa Commission on Elections si dating COMELEC spokesman James Jimenez upang ipahayag ang kanyang pagnanais na bumalik. Gayunman ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, walang bakante na posisyon sa komisyon sa ngayon. Sakali namang may bakante ay dadaan pa rin sa normal na proseso ng aplikasyon nito. Paglilinaw pa nito, wala din anyang formal na aplikasyon na isinumite ang dating COMELEC official. Wala namang sinabi na posisyon sa kahit na anong bagay na makakatulong, yan ang kanyang offer. Ngunit nang tanungin si Jimenez kung babalik ito sa COMELEC. I'm fully private.
Si Jimenez ay maagang nagretiro noong 2022 matapos madawit sa naunsyaming COMELEC debates noong nakaraang halalan. Bago ang kanyang early retirement ay tinanggal siya bilang tagapagsalita ng COMELEC dahil sa investigasyon na ginawa ng komisyon sa isyu. Hindi natuloy ang huling bahagi ng COMELEC debates dahil hindi nabayaran ang organizers at si Jimenez ang sinasabing nangako na magbabayad ang COMELEC. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang resolusyon sa kasong ito sa mga susunod na araw. Kung sino man yung may hawak na komisyoner, kukulitin na lang natin upang mailabas na. Dahil syempre, yan ay isang hanging issue na kinakailangan ma-resolve pa rin. Si Jimenez ay dumalo kanina sa MOA signing ng COMELEC, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at ilang private organization. Pero wala naman siyang partisipasyon sa aktibidad. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider matapos sumemplang sa ginagawang kalsada sa Apalit, Pampanga. Tinulungan din ng grupo ang babaeng rider na nagtamo ng injury matapos naman itong sumemplang sa mabuhanging kalsada sa San Simon, Pampanga. Ito ang balita ni Juvie Saplat. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team mula sa isang concerned citizen kaugnay sa motorcycle crash accident sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, alas 11:30 kagabi, March 24. Agad na nagtungo ang grupo at nadatlang nakaupo na ang isa sa tatlong biktima, habang ang dalawa naman ay nakatayo na. Minor injuries na pawang mga galos at kasgas sa kaliwang balikat, kaliwang kamay at maging sa kanang tuhod at kanang hinlalaki ang tinamo ng kinilalang biktima na si Hilario Bukirin, 47 anyos. Una nitong ininda ang pananakit ng kaliwang tagiliran na siyang tumama sa kanyang pagkakasemplang na mabilis namang nilapatan ang paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Mabay-bay po kami, dahan-dahan lang yung takbo namin. Na-balance yung kasama ko dahil sa napakalaan yung tumak-tumak. Pagka habang siya natumba, yung kapatid ko, kasunod siya. Yun, natumbok niya yung na-semplang na kasama namin. Bali, wasak yung flarings. Sugatan naman yung kapatid ko. Naman po ay dito na. Kapag tagiliran, okay na po. Okay po kayo naisilo. Samantala, wala namang natamong sugat ang angkas nitong asawa at maging ang isa pang rider na sumemplang rin sa nasabing kalsada. Matapos mabigyan ng first aid ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isa pang babae na nadatnang nakahandusay sa gitna ng kalsada sa Barangay San Agustin, San Simon, Pampanga, alas 2 ng madaling araw nitong Sabado, March 23. Kinilala ang biktima na si Jean Rose Hernandez, 31 years old. Agad na nilapatan ang paunang lunas ang tinamong sugat sa may bandang likuran ng kanyang ulo na sanhi ng pagdurugo. Ayon sa kanyang kaibigan na si JP Ducot, nawala ng kontrol sa manibela si Jean at sumemplang dahil sa madulas na mabuhanging kalsada. Matapos malapatan ng first aid si Jean ay agad na itong dinala sa Jose B. Lingad General Memorial Hospital. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng transportation officials na handa na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa dagsan ng mga biyahero ngayong long holiday. Samantala, umaasa naman ng Department of Transportation na agad na maipatutupad ng nanalong consortium para sa NAIA rehabilitation ang pagbabago sa paliparan. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
So far, maganda yung nakita namin, no? Maayos ang condition ng ating mga terminals, maayos ang CR, no? Yung mga check-in facilities ng mga airlines ay all working, no? Nag-inspeksyon sa Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kasama si Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Ines bilang paghahanda sa long holiday. Kabilang sa mga pinuntahan ng transport officials ang mga help desk, ilang comfort rooms, boarding gates at food stalls sa loob ng paliparan. Personal din kinausap ng kalihim ang ilang pasahero na naghihintay ng kanilang flight. Pati CR niya. Oh, malinis. Ay, mabuti na ano. Kailangan talaga ng ayusin natin eh. No? Ang isa sa kanila, hindi naiwasang mabanggit sa kalihim ang nag-viral na surot problem sa NAIA. Buti wala pero yung surot. Wala namang surot pa. Okay na. Hindi na natatakot tumupo. Kailangan ayusin natin talaga. Yes, para hindi nakakahiya sa mga tourist natin. Paliwanag ni Secretary Bautista, regular na umano ang ginagawa nilang pest control sa paliparan. Siguro nga yung surot at saka doon dapat hindi na natin pinag-uusapan yan, lalong-lalo na sa public na nakasira sa image ng ating bansa. Eh, no? Kaya dito sa MIA, gagawin na lang natin yung tamang paglilinis, no? Tamang pest control, no? And siguraduhin natin na yung mga ipis na yan, yung mga daga ay mawala dito sa airport. Sa Miyerkules, March 27, inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa NAIA na posibleng umabot sa 150,000 kumpara sa daily average na 135 hanggang 140,000. Kaya si Leondez Aliamas na pauwing Capiz, mas pinili na ngayong araw bumiyahe para makaiwas sa dami ng mga pasahero, lalo at kasama niya ang 6 na taong gulang na apo. Kasi mahirap magbiyahe ng maraming tao, tapos may daladala ka pa na mambibigat, hindi mo kaya magbiyahe ng ganun-ganun lang. Okay naman po, papunta dito naman kami po problema. Aminado sa Secretary Bautista na marami pang kailangang unahin sa NAIA Terminal 3 gaya ng pagdadagdag ng immigration counters at paglalagay ng OFW lounge. Sa ngayon, umaasa ang kalihim na agad na may patutupad ng winning bidder para sa NAIA rehabilitation ang ilang infrastruktura gaya ng bagong kalsada para maibsan na mabigat na daloy ng trapiko lalo na kapag peak season. Dapat magkaroon ng yung direct access dito sa Terminal 3 coming from the Skyway, no? Meron ng proposal dyan ng San Miguel. Siguro yun ang pagtutunan ng pansin na ma-implement ka agad. Panawagan naman ng kalihim sa mga magsusundo sa paliparan. Siguro kung pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. No? Normally, kung minsan isang tao yung susunduin, pero 10 yung mga family members na sumusundo. Kung minsan, isa o dalawang sasakyan yung dala nila. No? Siguro, hintayin na lang nila sa bahay yung talagang kailangan lang para hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport. No? Jardine Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dadagdagan ng Bureau of Immigration ang kanilang mga tauhan na nakadeploy sa mga airport. Kaugnay sa inaasahang bulto ng mga bibiyahe ngayong long holiday. Ayon kay Bureau of Immigration, Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, nasa 65 personnel ang kanilang idinagdag sa mga paliparan upang ma-accommodate ang mga pasahero na bibiyahe palabas ng bansa. Muli naman, nagpaalala ang Immigration Bureau sa mga international passenger na magparehistro sa e-travel system 3 araw bago ang kanilang departure date. Pinayuhan din ng ahensya ang mga biyahero na mag-ingat sa mga scam na nambibiktima sa mga pasaherong bumibiyahe abroad. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na iahatid ng ating global correspondent na si Marvie Delphine live mula sa Perth, Australia. Magandang araw sa iyo, Marvie. Kumusta naman, Marvie, ang tourism at hotel industry sa Australia? 4 na taon, no, matapos ang pandemya.
Magandang hapon naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. At dito sa Australia, nakarecover naman na ang tourism at hotel industry dahil na rin sa malakas na domestic travel spending na lumagpas na sa levels noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic. Subalit hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng workforce shortages. Pero ayon naman sa forecast ng Tourism Research Australia, inaasahan ang full recovery ng visitor economy sa 2025. Monica? Sige, Marvy, ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Patuloy na bumabangon ang pamahalaan ng Australia mula sa mga nagastos sa mga nag-quarantine sa hotels 4 na taon pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Bagamat marami naman sa mga ito ang nakapagbayad ng accommodations para sa mandatory isolation period. Mayroon din namang hindi nakapag-settle ng kanilang bills. May ilang lugar dito sa Australia na tanggap ng hindi na nila masisingil ang mga ito. Ngunit meron din namang mga gumagawa ng hakbang upang habulin ang mga hindi nakapagbayad. Nagpahayag ng suporta ang maraming prominenteng personalidad at ordinaryong tao kay Catherine, Princess of Wales. Labis namang ipinagpapasalamat ng dalawa ang nakukuhang simpatya sa kanilang pamilya. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. It must be horrible. It must be, her parents must be absolutely terrified. I've got a daughter, so I know how I would feel if it was her. Bumuhos ang suporta kay Catherine, Princess of Wales, matapos ang kanyang pag-amin sa pinagdaraanan ngayon. Sa inilabas na pahayag ni British Prime Minister Rishi Sunak, tinayak nito ang pagmamahal ng buong bansa sa prinsesa sa kanyang pagpapagaling. Nakiusap rin ito na bigyan ito ng pribadong oras habang sumasailalim sa medical treatment. Umaasa rin si Prime Minister Sunak na makakabalik si Princess Catherine sa kanyang mga advokasya sa lalong madaling panahon. Maging si US President Joe Biden ay nagsabing kasama sila sa mga nagdarasal para sa full recovery ni Kate. Lubos na ipinagmamalaki ni King Charles III si Catherine para sa kanyang katapangan. Ayon sa Buckingham Palace, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang hari na sumasailalim din sa cancer treatment sa kanyang manugang. Nagpahayag din ng suporta sina Meghan Markle at Prince Harry, kina Prince William at Princess Kate Middleton, kasunod ng cancer announcement ni Kate. Sa isang pahayag, hiniling ng royal couple na hayaang makapagpagaling si Kate ng tahimik at walang pagbubusisi ng publiko. Dumagsa rin ang mga ordinaryong mamamayan sa Windsor at Kensington Palace para mag-iwan ng mensahe at bulaklak. Well, I'm a mother as well, and just being a mom and a wife and going through something like that is really, really shocking. And I really feel sympathy for her as a woman and a mother and a wife as well. Naantig naman sina William, Prince of Wales, at Catherine, Princess of Wales, sa mga natatanggap nilang suporta. Nagpapasalamat din sila sa pangunawa sa kanilang kahilingan para sa privacy sa ngayon. Regent Boulevard, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Saudi Arabia na magtayo ng isang Dragon Ball Z theme park sa bansa. Itatampok dito ang isang higanteng dragon. Ito ang kauna-unahang atraksyon na base sa popular anime. Kabilang sa magiging atraksyon nito ay ang roller coaster sa loob ng dragon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR ang agarang pag-i-issue ng special permit sa mga karagdagang bus units na bibiyahe sa long weekend. Ito'y dahil sa posibilidad na maulit ang naging problema nung nakaraang peak season na naipit sa matinding traffic ang mga bus at hindi agad nakabalik sa mga terminal. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung mangangailangan pa, ay meron kaming special office dito sa PITX, no? Na pwedeng mag-issue kagad ng special permit, no? Para yung mga na-traffic na mga bus sa probinsya ay mapalitan, no? And magkaroon ng additional capacity dito sa PITX.
batid ng Department of Transportation o DOTR na pwedeng maipit sa matinding traffic ang mga provincial bus na maghahatid ng mga magbabakasyon sa kanilang mga probinsya ngayong Linggo. Posibleng hindi ito agad makabalik sa mga terminal na magiging dahilan ng pagka-stranded ng mga pasahero. Upang maiwasan ito, nag-i-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit para payagang makabiyahe ang mga bus unit kahit sa hindi nila ruta. Sa ngayon, meron ng nasa higit 1,000 special permit ang nai-issue ng LTFRB. Sa regular na proseso, tatagal ng ilang araw o ilang linggo ang pagpapa-aproba ng special permit. Pero para mas madaling ma-issuehan ang mga bus company, ayon sa DOTR, magde-deploy ng LTFRB personnel sa mismong terminal gaya na lang sa Paranaque Integrated Terminal Exchange upang hindi kapusin ng masasakyan ang mga pasahero. Ayon sa DOTR, inaasahan din nilang pwedeng umabot sa higit 200,000 ang bilang ng mga pasahero sa PITX sa mga araw ng long weekend. Noong Disyembre ng nakaraang taon nang maitala ang pinakamataas na bilang ng daily passenger count sa PITX na umabot sa halos 204,000. Kaninang umaga, pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang inspeksyon sa PITX kasama ang iba pang transport officials. Ngayong Monday, napapansin namin na marami ng pasahero. No? Ito sa tingin namin ay more than the average of 120,000 per day, no? And nakita naman namin na maayos naman yung daloy ng mga pagkilos ng mga tao dito sa loob, no? Samantala, batay sa ulat ng management ng PITX kaninang alas 3 ng hapon, mayroon umanong 2 driver ng bus ang nagpositibo sa random drug testing mula sa 123 na mga tsuper na sumailalim sa test. Batay sa patakaran ng Land Transportation Office, hindi muna sila makakabiyahe at sasailalim muna sa investigasyon. Simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, papayagan na muli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial bus. Pagdating naman sa Miyerkules, March 27, buong araw na silang papayagang makadaan sa EDSA para sa mas mabilis na pagsakay ng mga pasaherong pauwi sa probinsya. Iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila ng mas maraming pasahero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na rin ng pertussis o whooping cough outbreak ang Iloilo City. Base sa tala ng Iloilo City Health Office, mayroon ng 7 kaso ng pertussis ang naitala sa lungsod. Sa isinagawang emergency meeting kanina, inirekomenda rin ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa City Council ang pagdedeklara ng State of Calamity sa siyudad dahil sa paglaganap ng naturang sakit. Nauna nang nagdeklara ng pertussis outbreak ang Quezon City, inanunsyo na ng Department of Health ang nakatakdang procurement ng nasa 800,000 hanggang 1,000,000 doses ng bakuna upang pigilan ang paglaganap ng pertussis. Sa datos ng DOH, as of March 9, 2024, nakapagtala na ng nasa 453 na mga kaso ng whooping cough sa bansa kung saan 35 na ang mga nasawi. Patatapusin muna ng pamahalaan ang proseso ng korte sa Timor-Leste bago maibalik sa bansa si expelled Congressman Arnie Teves. Samantala, inami ng National Bureau of Investigation na nahirapan sila sa naging proseso sa Timor-Leste nang dumating sila doon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Gaano daw katagal yung proseso ng korte sa Timor-Leste? At pagkatapos ba niyan ay makakauwi na agad si Teves dito sa bansa? Magandang gabi, June. Ayon pa kay NBI Director Medardo Dilemos,
ayon sa Korte ng Timor-Leste ay magkakaroon ng isang linggo hanggang 40 days o 40 araw June yung court proceeding bago magkaroon ng desisyon dito ngayon sa hilinga ng Pilipinas na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. At yun nga lang ating aabangan dyan sa susunod na pagkakataon kung sa pagbalik ba ng NBI doon ay bit-bit na rin nila si Tevez pagbalik sa Pilipinas. Sinimula na ng Korte sa Timor-Leste ang proseso para sa paglilitis kay dating Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Medardo de Lemos, ito ay sa merits ng red notice ng Interpol na nag-ugat sa mga kasong murder ni Tevez sa Pilipinas. Dagdag pa ni de Lemos, tatagal anya ang proseso ng isa linggo hanggang 40 araw. Hihintay nila itong matapos bago bumalik muli ang NBI team sa Timor-Leste. I-present si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi ito daw ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may ibalik si Congressman Tevez dito. Dagdag pa ni de Lemos, nagsumite na ang NBI ng mga dokumento sa Timor-Leste government kaugnay sa hiling na ibalik ang dating mambabatas sa Pilipinas. Yun naman ang naging umusapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Tevez. Inamin naman ng NBI na nahirapan sila sa proseso na ipinatutupad ng Timor-Leste lalo na noong unang araw na maaresto si Tevez. Maging sa pagkuha ng picture para makumpirma na si Tevez nga ang nahuli ay nahirapan sila. Mainit din ang emosyon sa umpisa kaya humingi ng tulong ang NBI sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Marcos Horta para makausap si Tevez at makunan ng larawan. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Sa pakikipag-usap ng NBI kay Tevez, binigyang din umano nito o binigyang din ng dating mambabatas na takot siyang bumalik sa Pilipinas. Sa pahayag naman ng Department of Justice o DOJ na prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ni Tevez pag-uwi sa bansa, pinag-aaralan ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan o option para maibalik si Tevez sa bansa tulad ng extradition o deportation. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial. Samantala, sa pahayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez, sinabi nitong ang pahayag ng DOJ ay hindi totoo na napag-uusapan na ang deportation o kaya ang extradition sa dating mambabatas. John, natanong din natin kanina si Attorney de Lemos, ang director ng NBI, kung nakarating na ba din sa kanila itong impormasyon na humingi umano ng panibagong political asylum itong si Tevez dyan sa bansang Timor-Leste. Ayon kay de Lemos, wala namang nakarating sa kanilang impormasyon at sa kanilang paniniwala ay mukhang hindi naman ito pagbibigyan ng Timor-Leste government o kaya hihilingin ni Tevez dahil nga wala namang nangyayaring anyang political na persecution dito kay Tevez dahil ang kanyang pagtatago ngayon ay bunsod nitong mga kinakaharap niyang kaso sa Pilipinas, kasong murder kaugnay sa Pamplona massacre noong March 2023. At natanong din si ang Department of Justice particular
kung ano ba yung kanilang paningin, dahil isa sa nabanggit nga ng kampo ni Tevez ay dadalhin nila itong kaso sa United Nations Human Rights Council. Ayon sa DOJ ay hindi nila kinikilala ang anumang hakbang ng anumang grupo na dalhin sa ibang venue yung kaso, dahil ang binigyang din ng DOJ, nangyari kasi itong kaso ng pamamaslang dito sa Pilipinas, kaya nararapat lamang na harapin ni dating Congressman Tevez ang mga kaso dito rin sa bansang Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Caloocan City. Balik sa June. Oh, Dante, doon sa sinasabi mo kanina na humarap sa korte sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Tevez, meron ba siyang abogado doon sa pagharap niya? At meron din bang kinatawan ng Pilipinas o abogado doon din sa korte na yon, Dante? Yes, Jun. Ang sabi nga ni Director De Lemos kanina, may mga abogado, Jun, ang itong si Tevez doon. Baka may legal team siya dyan sa Timor-Leste. Pero ang gobyerno ng Pilipinas ay walang kinatawan doon, dahil ang paliwanag ng NBI, hindi allowed, hindi pinapayagan ang gobyerno ng Pilipinas na mag-intervene o makialam doon sa court proceedings dito nga sa hiling ng ating bansa, ng pamahalaan, na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. So, ang mangyayaring proseso dyan, batay sa paliwanag ng NBI, habang tinitingnan nila ang merits doon sa reklamo batay sa Interpol Red Notice, ay mga abogado lamang ni Tevez ang papayagan, at ganun din yung mga prosecutor o mga judge ng Timor-Leste government, at hindi kasama o walang kasama dito ang bansang Pilipinas. Yung kinatawan ng Pilipinas ay hindi po pwedeng sumama doon. Sinasabi mo nga, Dante, ang titingnan ng korte sa Timor-Leste yung merito ng kaso. Halimbawa na sa tingin nila, kasi nasa kamay nila yung kumbaga kalayaan o yung kapalaran ni expelled Congressman Arnie Tevez, pagka ba halimbawa na sinabi ng korte ng Timor-Leste ay kumbaga hindi papaborke, halimbawa papaborke Congressman Tevez, ano ang mangyayari ngayon sa effort ng Pilipinas ng pamahalaan? Yes, Jun, alam mo, marami ding naibabatong tanong, hindi lang sa NBI, magiging sa DOJ. Ang isa naman sa kanila kasing tinitingnan, Jun, yun nga, bukod dito sa extradition, na sinasabi nilang medyo matagal-tagal nga, dahil kailangan pang magsumite ng mga dokumento dito galing sa Pilipinas, tulad ng detalye ng kaso kay Tevez. At kung deportation naman, Jun, sinasabi ng DOJ, isa sa opsyon ng pamahalaan ay medyo mabilis, dahil nga titingnan lang yung passport. Kumbaga, hindi naman undesirable alien o foreigner na si Tevez dyan sa Timor-Leste. So, kumbaga kung deportation, ay maari yung gagawin ng pamahalaan doon. Pero, depende pa rin daw yun sa Timor-Leste nga, kasi sila yung mag-determine. At ang isa pang sinasabi dito ng NBI kanina, mayroon pang isang pinag-aaralan, June, na option din ang Department of Justice. Yun nga lang, hindi rin na ibigay sa atin ni Director De Lemos ng NBI yung detalye noong sinasabi pang isa pang option kung papaano maibalik dito sa Pilipinas si Tevez bukod sa extradition o kaya sa deportation. Pero ang nakikita natin dito, June, sinisikap ng ating gobyerno na hindi mapaliwala yung kanilang effort, lalo na mayroon nga kinakaharap na mga kasong murder. Hindi lang naman isang kaso ang kinakaharap ni Tevez dito, kundi patong-patong na mga kaso dito sa Pilipinas. At nakabinbin nga yan ngayon dahil wala pang ang jurisdiction ang korte kaya Tevez Jr. So ang nakikita natin dito, June, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagawa para maibalik ang dating kongresista dito sa Pilipinas para humarap sa mga kaso laban sa kanya, June. Ibig ba sabihin ito, Dante, sinasabi mo mga ilang linggo ang pag-proseso ng korte ng Timor-Leste, abutin ng 45 days ba yun, kung sa aking pagkakarinig, ano? Ibig ba sabihin, hindi na kailangang imbitahan ng NBI doon? Sila na lang mismo ang pupunta doon, Dante?
Yes, Jun. Ganun po mapatak ang sinasabi ng NBI. Maghihintay lang sila hanggang matapos yung 7 days hanggang 40 days. At pagkatapos noon, pupunta doon para alamin yung update kung mapagbibigyan ba ang bansang Pilipinas doon sa hiling na ibalik si Tevez dito sa Pilipinas. Jun. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Formal nang nakapaghain ng reklamo sa Provincial Prosecution Office ang Philippine Animal Welfare Society kasama si Vina Arrazas, ang babaeng nagmamay-ari sa asong Golden Retriever na walang awang pinatay sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Kanina naghain ang kasong paglabag sa dog meat trade ang biktima. Ayon sa POS, kumpirmadong dinala ng lalaki si Kilua sa isang slaughterhouse at dog meat cooking area sa lugar matapos na patayin at isilid sa sako ang katawan ng aso. Nauna nang itinanggi ng suspect, nakakatayin niya ang aso at iginiit na pinatay niya ito upang hindi na makakagat pa ng ibang tao. Sakaling mapatunayang guilty, posibleng patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang suspect at pagbabayari ng multa mula 1,000 hanggang 5,000 pesos. Bagaman lumabas sa pag-usuri na positibo sa rabies ang asong si Kilua, iginiit ng POS na hindi pa rin tama ang ginawa ng lalaki. Ipiniliwanag din ng grupo na maaaring contaminated na ang katawan ni Kilua nang ito ay masuri, lalo't natagpuan ang kanyang katawan sa lugar kung saan kinatay ang iba pang mga aso. Inikayat naman ng POS ang mga nakagat ni Kilua na makipag-ugnayan sa kanila para sa kaukulang gamutan. Itinaas na sa heightened alert status ng Philippine National Police ang kanilang pag-alerto para sa seguridad ng mahabang bakasyon. Nasa 180,000 security forces din ang ide-deploy para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Lea Ilagan. With regards to the threat, there are no threats that we are receiving. But nevertheless, we deployed in accordance sa pinaka-worst scenario. Nakahanda na ang Philippine National Police sa ipatutupad na seguridad para sa mahabang bakasyon. Sa katunayan, itinaas na ng pambansang pulisya ang kanilang pag-alerto sa heightened alert status. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nasa 180,000 na security forces at force multiplier ang idideploy sa mga terminal at matataong lugar para magbantay sa seguridad. Sa naturang bilang, 52,000 dito ang mga tauhan ng PNP kasama na ang tourist police at K-9 unit. Kasama din dito yung mga pre-assistance natin sa mga highways, mga deployed sa port, terminal, airport, and major convergence areas, kaya ng mga simbahan and tourist areas. So far, everything went well and we declared heightened alert. Sa gabi, kayo na madaling araw, effective 12-01, meaning 75% of our personnel will be deployed in this region. Sa ngayon, wala pa naman aniya silang namomonitor na anumang banta para sa seguridad ng long holiday, maliban na lamang sa pagsisikip ng ilang mga pangunahing lansangan. For the threat assessment, so far we are not receiving any threat. Gaya ng sinabi ko kanina, but in line with the Ramadan, we are supporting also our Muslim brothers, the observance of the Ramadan. So, nagsamay-samay na yan, preparasan tayo. Paalala ng PNP sa mga magulang, ingatan ang mga anak at huwag iwanang mag-isa sa loob ng mga sasakyan. I would like to take the opportunity also na warningan yung ating mga kababayan, lalo sa mga pagtitigin. Huwag iwanan yung mga bata. I think there's a report about death of children sa sasakyan, no? Yung mga naiwan sa sasakyan. So sana, lalo ngayon, mainit ang panahon. Huwag natin basta-basta iwanan ang mga bata sa sasakyan. Huwag din aniyang basta-basta iwan ang mga bata sa loob ng tahanan nang walang kasamang nakatatanda. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinimula na ng Philippine Statistics Authority ang Philippine Identification System para sa mga batang Pilipino edad 1 hanggang 4 na taon. Layon ng hakbang na maisama na rin ang mga menor de edad para sa pagpaparehistro ng National ID. Upang maipa-register ang mga batang 1 hanggang 4 na taon, kinakailangan na rehistrado na rin sa PhilSEAS ang kanilang magulang o guardian. Ayon sa PSA, ang itatalagang permanent identification number sa mga kabataan ay nakalink sa PhilSEAS identification number ng kanilang magulang o guardian. Magdala lamang ng kopya ng PSA birth certificate o iba pang supporting documents upang ma-validate ang demographic information ng batang ipare-rehistro. Isinalaysay ng mga nakatakas na biktima mula sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac kung paano sila ginawang mga scammer ng mga nagpapatakbo sa nireid na compound. Kasamaan nila sa estilo ng mga Pogo operator doon ang pananakit sa kanila kapag hindi nila naaabot ang kanilang kota. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ibig bang sabihin niyan ay pinipilit lamang sila na mang-scam ng mga Pogo Hub? Tama, Monica. Labag sa kalooban ng mga foreign nationals na ito ang kanilang ginagawang pang-i-scam. Na hindi kasi ito ang kanilang inaasahang trabaho dito sa bansa at kaya nga gumawa sila ng paraan para makapagsumbong sa kinauukulan at makatakas doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya ito naman ang naging dahilan ng mga otoridad para makapag-secure naman sila ng search warrant doon sa lugar at nabisto nga itong ginagawang scamming activity doon sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ikinwento ni Danny, isang Vietnamese national, kung paano siya nakatakas sa Zone U1 Technology Scam Hub sa Bamban, Tarlac. Aniya, hindi niya akalain na pang-i-scam pala ang magiging trabaho niya roon. Chef kasi ang in-applyan niyang trabaho. Pero dahil ayaw niya ang binigay sa kanyang trabaho bilang scammer, gumawa siya ng paraan para makatakas sa lugar at makahingi ng saklolo. I climb on the top of the wall and I jump out the wall and I running for the second one and I jump the river and keep running. Sinasaktan din daw siya sa loob ng scam hub kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Because they treat me so bad and I don't want to be a scammer. They beat me. They use hand and electric shock, high voltage. Si Dylan, isang Malaysian national, sumulat sa Malaysian Embassy sa bansa para humingi ng tulong dahil sa kanilang kalagayan. Aniya, maayos siyang nagtatrabaho sa isang Pogo Hub. Pero noong Chinese New Year, dahil bakasyon ng ilang araw, sinama siya ng kanyang kaibigan sa Zone U1 Technology sa Bamban, Tarlac at hindi na siya pinalabas. Ibinenta na pala siya ng kanyang kaibigan. I meet up my friends and then I just sell that. Like, okay, my friends work there and then that one is my old colleagues. Yeah. And then when I arrived there, and then he just told me wait there a few minutes. And then I wait around for 30 minutes. After that, he already go out. Maybe he changed me or anything. Like, he sell me here. Bagamat nasa isang compound si Nadilan at Danny, pero magkaiba daw ang kanilang kumpanya sa Bamban. Sinasaktan din siya ng kanyang boss kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Nasa 300,000 yuan ang kanilang monthly kota. Yeah, before that they caught me and then when I didn't hit the quota, and then we have daily quota. Okay, we have the daily quota. If you don't, he will told us to work for pumping or syrup or anything. And then sometimes every day we were meeting. After meetings, sometimes he were angry or anything, just hit us. Sa ngayon, nasa Pasay na sila Dylan at Danny kasama ang iba pang witness at complainant laban sa mga operator ng Pogo Hub sa Bamban. Maging ang mga kasama nila na iba't ibang foreign national na nahuling nagtatrabaho sa Zone U1 Technology
bilang scammer ay nailipat na rin sa Smart Web Technology sa Pasay habang inaantay ang kanilang deportation. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Zuniu 1 Technology ang pinakamalaking Pogo Hub scam na kanilang ni-raid pagdating sa land area. Pinaplayan na raw nila ito ng forfeiture sa korte para mapasakamay ng gobyerno ang pasilidad. Ang PAOK tinitingnan daw ang lahat ng anggulo kung sino ang may kinalaman sa natuklasang scam hub. Lahat po ay titingnan po natin. Siyempre po, just like you, just like any ordinary Juan de la Cruz, magtatanong din tayo kung ano yung pananagutan kung meron man o wala yung LGU, sapagkat yung mga krimen na nabanggit ng ating mga complainant, ng ating mga biktima ay naganap ilang metro lamang ang layo doon sa munisipyo. So, kinakailangan natin tingnan po ito. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian na isilang paimbestigahan sa Senado ang posibleng pagkakasangkot dito ng lokal na opisyal doon sa Bamban Tarlac. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bago po tayo magtapos, batiin natin ng ating mga bagong kausi. Aba, bago to, sina Lilet Morales. Sabi niya po, isang pagbati, maayong hapon sa tanan, always watching from Carmona, Cavite. Oh, maayong hapon daw, good afternoon daw po. Lilet Morales. Ayan. Ayan. Shoutout din daw tayo sa mga taga ano, Carmona, Cavite. Ah, shoutout po sa inyo. Oo. Marami tayong ano diyan, viewers na Carmona. Ito naman ay mula kay Ramil Bansagon sa issue po na oil price hike na mangyayari bukas. Sabi niya, kung magpresyo ng langis ang taas, pero kung magbawas ang liit, sana naman maging patas din. Watching po here in Bongao ba yan? Bongao, Tawi-Tawi. Malayo rin ha. Shoutout din po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Bongao, Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. At nagpapa-shoutout din po si Double DTV mula po naman sa Ormoc City. Yan. Ganyan din kay Teresita Turingan at nagkomento siya na good evening Philippines, I'm watching now here in Qatar. Wow, ang layo ah. Maraming salamat po sa panonood at shoutout po tayo sa mga kausi natin dyan sa Qatar. Magkaiba yata ang oras natin sa Qatar, no? Oo, ano ba sila? Nauuna yata tayo, no? Parang hours. Late sila, parang ganyan. Oo, by 6. So, baka good morning. Baka good morning pa sa kanila dyan. At yung mga kabay natin sa ibang bansa, ginagawa ng libangan yung panonood sa atin. Mm. Talagang nakikibalita rin sa kalagayan ng ating bansa. Ito naman po, sabi naman ni Araceli Cedillo. Ano to? Galantao Midiri sa Dumaguete City. Ba, natututo tayo ng mga iba-ibang wika ng Pilipinas. Ibig sabihin po niyan, watching from Dumaguete City. Yan, nanonood daw po sila doon. Salamat po sa inyo. At i-shoutout din naman natin ang iba pang ating mga kausi sa iba't ibang lugar. Ba, parang matindi yung mga kausi natin ngayon. Na parang from regional. All over the world. Pati regional nga sa ibang at buong mundo. International din. Ito naman. Taga saan kaya si Ginoong Tony Agregado. Kumusta po kayo? Si Boyet Banyes Ordonez at si Eduardo Vera. Yan. Ay, salamat po. Din po kay Andrea Gacos, Dom Melegrito at kay Renz. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais na balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapaparan nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 15:3 na nagsasabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.